Excuse me, pero iwan ko muna kayo. Sige. Matagal na kami magkaibigan ni Luis. Magkaibigan kayo? Dr. Tiff, ano pong ginagawa niyo dito? Ano na bang kailangan niyo? Melissa, gusto ko kasi sabihin sa'yo lahat ng katotohanan. Anong katotohanan? Nawala akong sakit? Na nagkamali kayo ng diagnosis sa akin? Alam ko. Alam mo? Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kayo nagsanungaling? Bakit hindi sa akin sinabi ang totoo? Si Sophia. Siya ang may pakana ng lahat. Kinausap ako ni Sophia para palabasin na may malalakang sakit. Buwisit talaga yung babaeng yan, ma! Dahil sa kanya, hindi natuloy yung trip namin. Tapos ngayon, pinag-iisipan pa ni Michael kung itutuloy niya pa yung trip namin sa Amerika. Paano na ako ngayon? Ano nang gagawin ko? Paano kung malaman ni Michael ang lahat? Paano kung maniwala siya? Ano nang mangyayari sa akin? Pull yourself together, Sophia. You can't fall apart now. She's going to ruin my life, ma! I have to get rid of her. Nalaman kasi ni Sophia ang tungkol sa history niya ng cancer sa pamilya. Kaya lumapit siya sa akin at kinausap niya ako para palabasin na may cancer ka. The idea was to make you believe na terminal ang sakit mo para umalis ka na at mawala ka na sa buhay niya. Yung mga symptoms na nararamdaman mo dati, dala lang yun lahat ng mga gamot na pinapainom namin sa'yo. I have to get rid of her now! Hindi natin pwedeng gawin yun ngayon. Masyadong marami ng taong nakakaalam na nakabalik si Elisa. If we do that now, at papatay natin siya. Tayo ang sususpechahan. Ano ako dapat gawin? Nothing. Right now, it's your word against hers. At lamang ka dahil nasa'yo ang ebidensya. All you have to do is make sure na hindi matitrace back to sa'yo. Nasira ang plano ni Sophia nung malaman niya na may balak ng pumunta sa Palawan at magpakonsulta sa isang espesyalista. Ang alam kasi namin, kapag nakarating ka doon, malalaman mo na wala ka talagang sakit. At didiscovery mo yung tungkol sa panluloko namin sa'yo. Kaya natakot ka noon. Pero sabi sa akin ni Sophia, gagawa siya ng paraan. Ang suspetso ko, may kinalaman ito sa dun sa lalaki na patay mo. Si Carlo Arellano. Hindi ko siya pinatay. Kinidnap niya ako. Tumakas ako at aksidente ang pagkamatay niya. Sino pa ba nakakaalam bukod sa ikaw at ako? Si Dave. Pero sigurado naman ako hindi magsasalita yun. Dahil matatakot yun na mawala yung lisensya niya. Well, then you better talk to that Dave. And you better make sure he keeps his mouth shut. Nakabuti kay Sophia yung pagkakulong mo. Kaya itinago niya to sa pamilya mo. At sinigurado niya na hindi ka makakalabas. Nadiskubre ko na ginamit niya lang pala ako. Wala naman talaga siyang intensyon na sagutin ako. Tulad ng pinangako niya sa akin. Nalaman ko din na kaya pala gusto niya mawala ka para bumalik sa kanya si Michael. Hello? Hello. Hello, may please speak with Dave? Wala siya. Pwede ho ba makuha yung cell number niya? Kasi yung number niya na nasa akin, medyo luma na ho eh. Sino ito? Si Sophia. Bakit Sophia? Ano na naman ang kailangan mo sa pamangkin ko? Please, kailangan ko lang siya talaga makausap. Pwede ba? Lubayan mo na siya. Manggagamit ka, Sophia. Masama kang tao. Huwag mo nang idama yung pamangkin ko sa mga katarantaduhan mo. Lisa, I'm really, really sorry.
Niloko mo ako! Niloko mo ako! Lisa, tama na, Lisa! Lisa! Ano magagawa niya, Sonny mo? Sira na ang pamilya ko! Sira na ang buhay ko! Niloko niyo ako ng pamilya! Niloko niyo ako! Walang nilang kayo!